Malakas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugo ng babae, "Hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito at humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang, kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pag-unawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasihan kong ang lahat ng ito ay iyong idaing. Ang aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kong nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata," ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, "Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipe." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam ang bigat naman ng parusa sa kasalanan. Kumain lang ng bunga ng puno at nawala na kaagad sila sa paraiso. Huwag muna nating tingnan ang mabigat na parusa. Tingnan natin ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay totoong mabigat. Una, alam ni Eva ang utos ng Diyos. Hindi lang sila nakalimot nito. Alam nila. Sinabi nila. Pangalawa, mas naniwala sila sa salita ng ahas kaysa sa salita ng Diyos na may likha sa kanila at naglagay sa kanila sa harden ng Eden. Pangatlo, sinuway nila ang Diyos kasi naniwala sila sa ahas na masama ang balak ng Diyos. Hindi sila pinakakain ng bunga ng puno na iyon kasi ayaw ng Diyos na magkaroon daw ng tao na kapantay niya kasi marunong, kasing dunong tulad niya. At ikaapat, binustunan na nila na maging tulad ng Diyos.
ayaw nilang magpailalim sa Diyos. Ang kasalanan ng babae, kasalanan din ng lalaki. Kasi nandoon naman ang lalaki sa tabi niya habang siya ay kinakausap ng ahas. Walang ginawa ang lalaki. Hindi man niya sinuway ang kanyang partner kasi gusto din niya ang ginusto ng babae. Ang demonyo ay mandinig lang. Hindi niya sinasabi ang buong katotohanan. Totoo nga, nagkaroon ng kaalaman ang lalaki at babae nung sila'y kumain ng bungang yon. Pero kaalaman na sila'y hubad. Hindi na sila ay maging tulad ng Diyos. Kaya nahiya na sila sa isa't isa. Nawala na ang kanilang transparency. Nawala na ang openness ng kanilang relationship sa isa't isa. Kumuha na sila ng dahon at nagtakip ng kanilang katawan. Tinagpi-tagpi ang mga dahon. Nasira na rin ang relasyon nila sa Diyos. Hindi na sila open sa Diyos. Tinaguan na nila ang Diyos. Sabi ng Diyos na kapag kumain sila ng bunga ng punong yun, mamamatay sila. Nagsimula na nga ang pagdating ng kamatayan sa kanila. Namatay na ang kanilang relationship sa isa't isa at sa Diyos. Nagtago na sila. Nahiya na sila. Makikita natin sa susunod na pagbasa na masisira rin ang relationship nila sa kalikasan. Hindi na magko-cooperate ang lupa sa kanila. Pati na nga ang mga hayop, mga isda at mga ibon ay iiwas na sa mga tao. Napapansin natin ito ngayon. Ang kasalanan ay nagdadala ng paghihiwalay. Nandiyan na yung away, ang hinalala, ang kasakiman, ang hiya at ang pagbibintang. Ang mga ito ay kamatayan sa ating relationships. At dahil sa mga ito, nagiging mabigat na ang buhay. Nawala na ang sigla ng buhay. Patawad o Diyos, na sa halip na makinig kami sa iyong salita, mas nakikinig kami sa ibang boses na sumasalungat sa iyong kalooban. Patawad, Panginoon, na mas naniwala kami sa iba kaysa iyo. Patawad o Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay openness. Ngayong araw na ito ay dinadala tayo ni Jesus sa isang napakahalagang misyon na kanyang hatid sa ating lahat. At ano yung misyon ng ating Panginoon? Na buksan ang ating pagkatao, buksan ang ating buhay sa biyaya ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Sa aklat ng Genesis, nauunawaan natin na ang dulot ng kasalanan, ang pagtalikod sa Diyos, ay ang pagsasara. Ang tao, nang siya magkasala, ay nagsara ng kanyang sarili sa Diyos. Nagtago sa Diyos. Hindi lang sa Diyos, sila'y nagtago din sa isa't isa. Si Adan, pinagtaguan si Eva. Si Eva, pinagtaguan din si Adan. Ito ay nagpapakita ng tinatawag sa psychology na alienation, ang paglalayo, ang pagtatago, ang paghihiwalay. Tayo, dahil sa kasalanan, ay nalalayo, nahihiwalay sa tunay na kahulugan ng buhay at ng kasiyahan. Ito yung pagsasara ng sarili. At ano pa ba yung ibang dulot ng pagsasarang ito dahil sa kasalanan? Sila'y nalayo sa paraiso. Nais ng Diyos ilagay ang tao sa paraiso. Kaya nga sila'y inilagay sa Eden at ang paraiso ay lugar para sa nagmamahalan. Kaya nga dahil sa pagtalikod ng tao, sila'y lumayo sa paraiso. At ang paraisong ito ang nagbibigay ng kahulugan ng tunay na kasiyahan. Kaya nga ang dulot nito, sila'y kinakailangan magtrabaho, kinakailangan maghirap, pagpawisan, magbungkal ng lupa para mabuhay. At kasama na nito yung sakit, yung hirap, lahat ng mga conflicts dahil sa kabuhayan, dahil sa relasyon. At yan na nagkagulo-gulo yung buhay ng tao dahil sa kanyang pagtalikod sa Diyos. Hindi lang yun, hindi ba pagkatapos noon ay ang kasalanan ng pagpatay sa kapatid. Lahat ng kwento ng kasalanan ng tao ay dulot ng pagsasara ng sarili sa Diyos. Kaya naparito si Jesus. Naparito siya, ang kanyang misyon ay muling buksan ang lahat ng nagsara sa atin dulot ng kasalanan. Ginamit ni Jesus ang iba't ibang uri ng karamdaman sapagkat ang kasalanan ay isang matinding karamdaman na nagsasara sa atin sa Diyos.
ang pagsasara ng tenga, tulad ng bingi, ang pagsasara ng bibig na nagpapagiging pipi, ang pagsasara ng mga joints na nagiging dahilan ng paralysis, ang pagsasara ng puso, ang pagsasara ng sarili sa Diyos na nagdudulot ng iba't ibang uri ng karamdaman, physical man, mental o espiritual. Naparito si Jesus upang buksang muli ang lahat na nagsarang ito, bigyan ng kagalingan upang sa ganoon ay muling tumaloy ang grasya, ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat originally tayo ay nilikha ng Diyos na ang dumadaloy sa atin ay yung kanyang hininga. Ang dumadaloy sa atin ay ang kanyang pag-ibig. Subalit dahil sa kasalanan, kung ano-ano na yung dumadaloy sa ating puso, sa ating isip, sa ating pagkatao, na nagsasara ng ating sarili, nagdudulot ng iba't ibang karamdaman, at nagpapahirap sa ating buhay. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot na tanggapin si Jesus sa buhay natin. Papasukin siya, sapagkat siya ang magkakalas sa atin sa mga tanikala. Siya ang magpapalaya sa atin sa mga kulungan. Siya ang magbubukas sa ating mga pagsasara at siya ang magbabalik sa atin sa grasya, sa biyaya, pagpapala at presensya ng Diyos. Ephata, mabuksan. Huwag tayong magmatigas. Palambutin ang ating puso, buksan at tanggapin si Jesus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, buksan mo ang aming nagsarang pagkatao. Buksan mo ang lahat ng bahagi ng katawan naming may sakit. Bigyan ng kagalingan at pagdaluyin ang iyong biyaya at pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.